Hello guys, welcome to the channel. Another day, another video ulit tayo para sa mga anime fans out there. This is your Aniki Bench, and for today's video, I'll show you how I draw my own version of the Straw Hat Crew or Straw Hat Pirates ng One Piece na isa sa pinaka-strong and long-running anime show hanggang ngayon na pati si Cardo ay sumuko na sa padamihan ng episodes. Before we start, let me thank you for all your support. Dumadami na ating subscribers sa papansin na rin ng ating channel. So, thank you so much. Worth it ang effort. And shout out din kay Poreso Cedillo and James Arquina na alam kong super fan ng One Piece. And of course, sa inyo na nanonood ng video na to. So, wag na natin patagalin to and let's start the drawing. Bago ko simulan yung pag-sketch ng mga characters, plinano ko muna kung ano yung magiging theme or tema ng gagawin ko. So dito sa gagawin natin, ang tema is parang nakadiscover sila ng treasure and ayun nga, masaya sila, nag-rejoice sila, and lahat sila nakahiga sa treasure. So ganun yung artihan nila ngayon. Then saka ko plinano yung positioning ng characters. After nun, as usual, I'll start drawing using an ordinary pencil. Actually, nakailang bura ako dito kaya hindi ko na siya pinapakita kasi time consuming siya sa video. And once na malatag ko na lahat, lalagyan ko na siya ng outline using an ordinary pen with black ink. May itatry din akong way to execute this drawing and gusto ko yung color niya is hindi ganun ka-hard. And pati yung lining hindi din ganun ka-diin. So try natin kung maganda yung kakalabas. As you can see, sisimulan kong gawin ay yung kay Nami. And ayun nga, madami siyang jewelries and enjoy siya sa mga nakuha niya. And sa pagkukulay, more on color pencil tayo yung gagamitin ko sa characters. And very minimal lang yung sa paggamit ng color pen. Quick tip lang para sa paggamit ng color pencil, always remember to sharpen your pencils para pati yung mga edges na mahirap i-reach ay makulayan niya rin at walang lagpas. And same lang din yung gagawin natin kay Chopper. Kukulayan ko na rin pala yung background nila, which is yung mga coins na inihigaan nila. Para hindi ko na siya babalikan mamaya, para isang daluyan na lang tayo. Yung kumbaga palabas or paikot. Ano ba yung counterclockwise ba yun or clockwise? Basta ayun, basta palabas siya. So from left and then paikot. Halos patapos na rin tayo kay Chopper, and then ang isusunod ko dito ay si Frankie. Bale, ito nga pala yung dalawang natapos na natin. And details, and then ayan, nagsama natin si Frankie. By the way guys, if you're new to this channel and you're enjoying what you're watching right now, please consider on liking this video and maybe subscribe within. And to all my returning viewers, thank you for watching this video, and if you guys have any fan art requests, feel free to leave a comment in the comment section below and try natin gawin yan. Dito naman tayo kay Frankie, ang sideboard shipwright ng Straw Hat Crew. So technically siya yung nag-manage dun sa maintenance ng barko nila kay Thousand Sun. So ang gagawin ko sa kanya is madami lang siyang bling-bling na gold, gold chains, meron din siyang armor plate na madaming gems. Siyempre di natin kakalimutan yung kanyang signature tropical polo shirt. Ayan. So ganito siya, ganito magiging itsura niya. And yeah, later on, pag inedit natin siya, lalagyan natin siya ng mga kinang-kinang.
Kung mapapansin nyo rin, meron din akong tissue paper na ginagawa kong patungan kasi para yan sa mga taong pasmado na gaya ko. Kasi kadalasan, dumidikit yung kulay sa gilid ng kamay and pag nangyari yun, dumudumi yung gawa natin. Yung ibang artist, meron silang ginagamit na gloves, artist gloves ata tawag doon, I'm not sure. Pero ayun nga, always prepare something para ma-prevent yung paghawa ng kulay sa iba. You can use paper para patungan, tissue, clean cloth, or yun nga, yung gloves. Actually, mali nga ako dito kasi dapat pala pa-right or palabas yung pagkulay ko. But anyway, we have this tissue. And ito na nga yung tatlong nagagawa natin so far. And so far, so good. And then, pupulayan ko lang yung background yan maya-maya. Pero ito, simulan ko muna kay Yusuf. So dito naman kay Yusuf, syempre being one of the comedic members ng Straw Hat, ang gusto ko sa kanya ay parang OA na yung reaction niya sa pagka-discover nung treasure. Kaya ayan, medyo nangiiyak-iyak siya sa tuwa. And actually struggle ako sa pag-position kay Yusuf kasi ang awkward lang na nakapatong yung ulo ni Frankie sa braso niya. Kasi diba sobrang payatot ni Yusuf. Then si Frankie malaki tapos cyborg pa. Pero siguro acceptable pa rin naman, so push pa rin sa gantong position. As much as possible kasi though anime, so pwede mangyari lahat, kailangan pa rin na may konting realism para mag-make sense yung scenario. So, gets nyo ba yung sinasabi ko? So, but anyways, hayaan mo na. So, ganito ko siya gagawin. And then, i-proposit ko na yung pagkulay dun sa background para sumakop dun kay Frankie hanggang dun kay Nami. And then after this, mag-proposit na tayo kay Brooke. Then we have Brooke, the musician of the Straw Hat Pirates and one of their swordsmen. Kilala din siya sa bansag na Soul King Brooke, and because of that, lalagyan ko siya ng golden crown. Tapos nakasabay sa afro niya yung ibang gold coins and gems. Yung gagamitin ko sana sa book ni Brooke is black color pencil, kaso nung trinay ko na siya sa ibang papel, ang pangit nung kinilabasan, as in sobrang pangit. So kaya yun, napag-desisyonan kong color pen at pentel pen na lang yung gamitin ko sa kanya. And naisip ko perfect na rin to kasi mas malalagyan ko ng design yung book niya gamit yung metallic pens na meron ako. Another tip nga pala sa paggamit ng pentel pen at paggamit kayo ng pentel pen, lalo na pag black, hayaan nyong matuyo muna siya ng sobra kasi minsan nadikit pa rin siya at naawa sa ibang mga kulay pag nahasangge. Dito sa video na to, naka-fast forward lang siya kaya ayun, hindi masyadong halata. Pero sa totoong buhay, hinayaan ko muna siyang matuyo for about 30 minutes. And pwede din namang i-apply yung black sa pinakadulo ng process. Pero for the video's sake, per character kasi yung ginagawa natin, kaya nilagay ko na siya kagad ngayon. Basta in real life, lagi nyong tatandaan, huli ang black color. Lalo na kung beginner ka pa lang sa pag-draw. Okay? At ito na nga si Brooke, si Yusuf, si Frankie, si Chopper
at si Nami. Ayan, konti alam, malapit na tayo matapos. So, huwag kayong mag-skip ha. So, ayan, panoorin niyo lang. So, dito na tayo kay Zoro. Let's go. Ayan, kay Zoro naman, ang post na gagawin ko sa kanya siyempre, nakahiga. Tapos, nakataas yung dalawang kamay niya. So, alam niyo naman siya, di ba, yung attitude ni Zoro. Pa-cool, kunwari, walang pake. Pero, deep down, concerned siya sa crew niya. So, ayan, angas-angas lang ng onte. Smirk-smirk. And, ito na siya. Ayan. Teka, ano nangyari? Nag-block. Ayan, ito siya. Ganyan yung magiging itsura niya pag natapos with all the details and the coloring. Meron na rin siyang mga necklace and siyempre, accessories na rin siya. Tapos ayan, higa-higa lang konti, nakasmirk nga gaya sabi ko. And yan, angas and pukul lang ang effect ni Zoro. Dito naman tayo kay Boa Hancock, nandito ako. Ito pala si Nico Robin, ang archaeologist ng Straw Hat Pirates. Pinakagusto kong design sa kanya eh, yung short hair pa siya. And sorry na agad guys kasi nalakihan natin yung paggawa ko sa ano niya, diamond. Ayan, sa diamond sa quintas niya. So ganito ko siya, kukulayan, nalagyan ng details. Actually medyo nahirapan ako kasi wala ako nung kulay na gusto ko ma-achieve. So nakailang patong ako dun sa damit niya. So ganito nga magiging mangyari, and then konting details, and then same lang din yung gagawin ko dun sa book niya kagaya ng kay Brooke. Pentel pen or color pen na black yung ilalagay ko sa kanya para magkaroon ng dark or mabalance, kasi meron ng dark dun sa kabilang face. So dito naman ako magda-dark sa form. So ito yung mangyayari, and gaya nung sabi ko kanina, yung details dun sa black, pag pinaplayan ng metallic color, so ganito yung magiging itsura. And then ayan, proceed na tayo sa background, which is yung gold coins, and ayun lang. Pero ayun nga, sobrang napalaki talaga yung diamond na nagawa ko. Iuhuli natin si Luffy, so dito muna tayo kay Sanji, ang cook ng Straw Hat Pirates. Kilala naman natin siya as marupok sa Pretty Girls, and dito sa posing niya parang naka-jackpot siya kasi bukod sa treasure, hinawakan ni Nami ang ulo niya. So hinawakan ni Nami ang buhok niya. Ayan. So tuwang-tuwa siya ang Tsukolokoy. Naubusan na ako ng space kay Sanji, pero buti lang nagawa ko ng paraan. So ganito yung magiging itsura niya, and then let's proceed to the main character, Monkey D. Luffy. And nandito na nga tayo kay Luffy, ang main character at captain ng Straw Hat Pirates. At gaya nga nakikita nyo, kinukulayan ko lang yung kanyang balat, and nalagyan ng details, alam nyo naman na yan. And dun sa kanyang damit, gagamitan ko siya ng color pencil, and then later on, nalagyan ko siya ng details using red color pen. And after this, and pag nakulayan ko na yung background niya, nalagyan ko siya ng one piece dun sa may bandang likod. And pipicturean ko siya, nalagyan ko siya ng filter and then effects. Like yung gusto ko yung gold sa likod nila ay nagsha-shine. Ganun. And ayan, malapit na tayo matapos. So stay tuned, congratulations, at umabot ka dito kakaskip. Ayan, joke lang. Sige, eto na, malapit na tayo matapos. Stay tuned guys. And here is our finished product. Ayan. Happy naman ako sa kinalabasan, and sana nag-enjoy din kayo sa panonood, and sana na napulot nyo din yung mga tips and tricks na pinakita ko sa video. And if you guys have any feedback or suggestions, feel free to submit or comment it below kung nagandahan ba kayo or nakulangan. So ito siya pag kinuna ng picture, at ito naman siya kapag nilagyan ng filter and effects. Comment na rin kayo kung ano yung mga gusto nyo pang fan art or tutorials na gusto nyo mapanood sa mga susunod na video. I'll post this picture also on my social media account, so feel free to add me there. Again, this is your Aniki Bench. See you on the next video. Bye-bye!